Paano ba? 8 gawain ng mga lalaki na nakakabaliw sa mga babae. Gawin mo ito para mahulog ang loob sa'yo ng isang babae. Shoutout to Evelyn Maru, Brenda Bilason, Fest Singing, and Evangeline Mora. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Act number 1. Pagiging mabait sa kapwa. Walang aayaw na babae sa lalaking mabait at marunong makisama sa kapwa. Ito ang unang-una sa listahan na gusto ng mga babae sa isang lalaki. Halimbawa, tinutulungan kanya kapag kailangan mo ng tulong o kaya na may nag-aalok ka ng tulong sa kapwa mo. Yung tipo na nagkukusa kang tumulong sa ibang tao. Mabait ang trato, lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Kumbagay, natural ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Sadyang nakakabighani sa kababaihan kapag ang lalaki ay sinsero at bukal sa loob ang pagiging mabait. Hindi makakaila na may mga ibang babae ang gusto bad boy o di kaya yung medyo suplado, hindi masyado mabait, medyo barumbado. Ngunit karamihan ng babae na seryosong naghahanap ng kapareha at mature na mag-isip, ang hinahanap ay isang lalaking mabait. Kapag nakita niya na tumutulong ka sa ibang tao o na mabait ka sa pamilya niya, isa sa mga papasok sa isip niya ay ito na ba ang the one na hinihintay ko? Act number 1. Pagiging mabait sa kapwa ang hinahanap ng isang babae. Act 2. Ang paraan mo ng paglalambing sa kanya. Isa sa mga gustong-gusto ng babae kapag malambing ang lalaki. Yung tipo na nag-a-update at inaalala ka. Pinagmamalaki nila ang ganitong klase na lalaki sa kanilang mga kaibigan. Gustong-gusto ng mga babae na tinatanong sila sa mga nangyari sa maghapon. Yung simple na pagtatanong ng kumain ka na ba? Kamusta ka? At ayos ka lang ba nakauwi? Nakakabighani sa puso ng kababaihan ang pagiging sweet ng lalaki. Ang pagsasabi ng I miss you, I love you ay nakakakilig at malaking bagay para sa kanila, lalo na kung kayo ay nasa relasyon na. Act number 2, ang paraan mo ng paglalambing. Act 3, kapag matalino ka. Hindi naman ito batayan. Ang batayan upang magustuhan ka ng babae. Hindi rin ito nangangahulugan na kapag hindi ka matalino, ay hindi ka na rin magugustuhan ng isang babae. Nakakadagdag lamang ito ng pogi points, lalo na kapag matalino ang isang lalaki. Iyon bang matututo at may makukuha ka ring aral sa kanya? Diba gusto rin ng lalaki ng respeto? Malakas makadagdag ng respeto at pagtingala ng babae sa isang lalaki, ang kanyang angking katalinuhan. Ang sarap sa pakiramdam ng babae na hindi lamang sa pisikal na itsura ka magkakagusto, bagkos ay pati na rin sa mga pananaw at prinsipyo niya sa buhay. Hindi kinakailangan na genius ka upang respetuhin ka at tingalain ng isang babae. Maganda ring pagiging matalino ang street smarts o ang pagiging madiskarte. Alam ng babae na kapag meron silang partner na madiskarte, ay never silang malalagay sa alanganin dahil ang boyfriend o ang kasama niya sa buhay ay magaling maghanap ng paraan. Act number 3, kapag matalino ka. Act number 4, kapag maaalalahanin ka. Maaalalahanin. Gusto ng mga babae ang lalaki maaalalahanin. Inaalala sila sa bawat ginagawa at takbang at desisyon nito sa buhay. Isang popular na halimbawa nito ay kapag nasa labas o gumala ang babae. Ang simpleng pagtatanong ng nakauwi ka na ba ay malaking bagay para sa mga babae sapagkat nagpapakita ito ng concern para sa kanyang kalagayan. Plus pogi points kapag sinundo mo siya at hinatid mo siya sa kanyang tahanan. Ngunit tandaan,
Dapat balanse ito, hindi yung nakakasakal at tila kinokontrol mo na siya. Yun ba'ng tipo na inaalala mo pero suportado mo pa rin ang mga ginagawa niya? Simpleng pagtatanong lamang ng safe ka bang nakauwi. Kamusta ang pag-aaral mo? Huwag ka papalipas ng gutom. Yung maiparamdam mo lang na mahalaga siya at naalala mo siya ay ayos na. Malaking bagay sa babae ang consistent na maliliit na bagay. Kumbaga, mas marami kang pogi points na makukuha kung araw-araw ay nagpapakita ka na maalalahanin ka kesa sa one-time big time na show ng effort. Kaya yung ibang lalaki nagtataka sila, nagbigay sila ng regalo sa isang babae, pero ilang araw lang pagkatapos noon ay hindi na uli masaya ang babae. Mas okay ang babae sa araw-araw na may ginagawa kang maliit para sa kanya kesa sa yung nagbigay ka at nag-ipon ka ng isang mahal na regalo. Pero hindi naman ito nasundan o na-follow through ng maliliit na gawain para malaman niya na nag-aalala ka para sa kanya. Act number 4, kapag maaalalahanin ka. At bago tayo magpunta sa gawain number 5, find what you are looking for na sa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. Kung re-regaluhan nyo ang kasintahan o linigigawan nyo, bumili na lang kayo using the video link in our video description box para naman makamura na kayo at makatulong rin kayo sa ating channel. Act number 5, kapag matapang ka. Yung tipo na kaya kang ipagtanggol kapag may mambabasto sa'yo o kung kailangan mo nang magpoprotekta sa'yo. Sobrang nakakakilig at nakakabaliw ito sa mga babae. Yung tapang na handa kang humarap sa mga magulang ng babaeng nililigawan mo o ng nobya mo dahil ginagalang mo ang pamilya ng mahal mo. Senyales rin ito ng pagpapakita na seryoso at nire-respeto mo siya. Tandaan, hindi lamang sa pisikal na aspeto nakikita ang katapangan ng isang lalaki, kundi maging sa kung paano siya humarap sa hamon ng buhay na siyang nakapupukaw ng interes ng mga kababaihan. Act number 5, kapag matapang ka, maski na pumatay ka lang ng ipis para sa kanya, sobrang laking pasasalamat na yon ng babae para sa'yo. At talagang feel niya na swerte siya na ikaw ang nobyo niya. Act number 5, kapag matapang o nagtatapang-tapangan ka. Act number 6, palangiti at masiyahin ka. Sa panahon natin ngayon, funny is the new pogi. Kahit gaano ka pa kagwapo, kung hindi ka marunong tumawa o ngumiti, ay baliwala lamang ito. Maganda sa umpisa pero boring sa kalaunan. Daig pa rin ang palangiti at masiyahin ang pogi. Kung marunong kang mag-joke, kaya mong bihagi ng puso ng babae. Kapag malungkot siya ay napapasaya mo siya. Sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa ganitong uri ng lalaki? Mapangiti mo pa lang ay panalo ka na. Masarap sa pakiramdam ang pagiging masaya. Yung tipo na walang dull moment sa pagitan ninyong dalawa. Masarap kausap ang mga kwelang lalaki na may saysay ang sinasabi, ayos sa mga jokes at banat. Kumbaga, kung sa babae, malakas makaganda ang self-confidence, sa lalaki naman, malakas makagwapo ang lalaking palangiti, masiyahin at kaya kang patawanin. Malamang, mahuhulog ang loob niya sa'yo kung lagi mo siyang mapapangiti. Act number 6, palangiti at masayahin. Act number 7, mapagmahal sa magulang. Nakakabighani sa mga babae ang lalaking mahal na mahal ang mga magulang. Pinapahalagahan ang pamilya. Senyales ito na kung sakaling magkaroon ng sariling pamilya ang lalaki, ay siguradong mamahalin din niya ito at gagawin niya lahat para mapasaya ang mga ito. Tandaan, isa sa mga katangian na hinahanap ng kababaihan sa mga lalaki ay ang pagmamahal niya sa pamilya. Binibigyang importansya at inuuna ang pamilya. Ngunit, malaking turn-off sa mga babae, ang mama's boy. Kaya, magandang maging mapagmahal sa magulang
Huwag lang sobra-sobra to the point na hindi mo na sila kayang iwan o di kaya ay nangingibabaw ang pagmamahal mo sa magulang mo kesa sa mga plano nyo ng kasintahan mo. Act number 7, mapagmahal sa magulang. Act number 8, may respeto ka. Nakakabighani sa puso ng mga babae ang lalaking may respeto di lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapwa. Ang mga lalaki marunong gumalang sa babae, hindi kayang saktan ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa pisikal na aspeto. Hindi kayang pagbuhatan ng kamay o kaya naman hindi kayang murahin. Marunong igalang kung ano ang gusto ng babae at nirerespeto ito. Oras na pagbuhatan mo siya ng kamay, posibleng mawala na ng tuluyan ang lahat ng respeto at pagmamahal niya sa iyo. Act number 8, may respeto ka sa kanya. Act number 9, maunawain ka. Ang lalaking marunong umunawa ay nakapupukaw ng interes ng kababaihan. Marunong kang umintindi sa mga hindi inaasahang sitwasyon. May tuturing na sikat ang linyang toyoin, lalong-lalo na sa millennials. Iyon bang tipo na pabago-bago ang mood o kaya ay topakin? Kung ang lalaki ay marunong umunawa sa kabila ng pagtutoyo ng mga kababaihan at yung kaya intindihin sa lahat ng pagkakataon, malaking plus points ito para sa kanya. Ngunit tandaan, dapat ay balanse lamang. Kung iniintindi ka ng babae, dapat ay ganun din sa lalaki. Act number 9, maunawain ka sa kanya. Act number 10, God-fearing. Mapapaibig ang kahit na sino mang babae sa lalaking may takot sa Diyos, sa lalaking inuuna ang Panginoon. Kapag may takot ka sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon nito ang nagiging sentro ng buhay mo. Nasa bawat ginagawa niya ay kinokonsidera niya at pinag-iisipin mabuti ang mga gagawin sapagkat alam niya ang nakatunghay ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Madalas, ang mga lalaki may takot sa Diyos ay takot gumawa ng masama. Iniisip muna nila ang gagawin kung tama ba o mali ito, kung makakasakit ba ng damdamin ng iba o hindi. At karamihan din sa lalaki may takot sa Diyos ay loyal o faithful na gustong-gusto ng mga babae. Takot silang magloko sapagkat nakikita ito ng Diyos. Act number 10 na gusto ng mga babae sa lalaki, God-fearing. Maraming salamat sa panood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Malaking tulong po ito para sa ating channel. Huwag din po natin kalimutan ng Xiaomi. Get discounted rates when you buy from the Xiaomi Official Store Global using the link in our video description box. Again, maraming salamat po. Please like this video, subscribe, and comment down below kung gusto niyo po ng shoutout, video request, o di kaya ay topic request. Maraming salamat and see you in our future videos.